lagi natin sasamahan si Tito Rolly sa kanyang mga lakad, sa kanyang mga project. Taas, taas ng Labara. Pabako lang ito. Yan yung salamin, baka mamaya biglang mag-auto lang, hindi mabuksan. Dito sa labas eh. Oh, di ako sanay. Hindi ko pinupunasan yung aking sasakyan. So, first time ko makakagamit ng Labara. Manual. Manual transmission. Sila na ano nang gagawin ba ako? Project ni Tito Rolly na itong pagbabakod. Hindi ko alam kung ilang hektarya ito, pero kung mga ano na siguro 500 square meter, kulang 1 hectare, kulang 1 has babakuran daw. Hindi ko alam kung ano gagawin dito ng project kasi pinababakuran eh. Ayan, diretso. Hindi kaya gagawin itong ano? Private resort? Hindi. Ah, pinababakuran eh. Ngayon yung natanggap niyang project. Bakod. Alay, itong gumagawa na ito, eh, bako niya ito. Kulay dilaw na ito. Alam mo, bali, konting tips lang dito sa Navara. So, first time natin nakagamit itong Navara, Nissan Navara na ito. Yan. So, bali,
complete features din naman siya. So pickup type po ito, makakalala mo. Ayan o. So ito yung siguro yung para button para sa di mag-squeak or di mag-slide, no. Tapos may idea sa ganyan. Pero meron siyang ano, cruise control. Ayan o. Tapos trip reset. Tapos ang reverse nito, mga kalala mo, is pipindutin mo yung kanyang ano, ito. Bali tutukuran mo siya. Ito. Yung kanyang cambio. Ito. Didiinan mo pababa, tapos yung reverse niya para pumasok. Ayun na. Oh. Ayun, kapag hindi mo siya diniinan, hindi mo mapapasok reverse. Naka-6 ka. Kailangan i-reverse mo. Ayun na siya. Pindutin mo, ayun. Oh. Dinidiinan pababa. Yung kanyang cambio. So, yun na, content tips dito sa Navara, lalo na kung first time mong magdadrive. Pero overall, lalaki siya. Lakas ng makina. Ayos sa aunan. Malamig ang aircon. So, dito tayo ngayon sa Pats Aray at Pampanga. So, dito yung kanyang project. Project niya dito is yung mga yun o, mga ginagawang building nito. Yan. Dito yung sa Aray at Pampanga. Japanese school. O, dito yan sa Aray at Pampanga. Pag may pupuntahan ka dito, kailangan nakamotor ka o kaya naka e-bike. Maluwang tong compound na to. Hirap maglakad dito. Ginagawa na to. Kaya ito. School din yata ito. Ang mga alam mo, para po dun sa mga, ano, sa mga gustong mag-avail yan, ng mga construction supplies tsaka mga panambak, yung lupang panambak sa inyong dream house o ano pa mga establishment o ano pa mga construction na inyong pinagagawa, eh PM lamang po kayo para po mapag-usapan po natin kung ano po ang mga kakailanganin ninyo mga supplies, kung lupa ba o mga construction supplies. So PM na lang po or comment below, mga kalala mo, para nasa ganun eh mahatira lang. Shoutout nga pala kay, pangalan mo yun eh? Princess. At saka kay? Rensel. Rensel? Ha? Rensel? Opo. Ah, Rensel. Shoutout kay Rensel at saka kay Princess. Yeah. Tatanong siya kanina, mga kalala mo, kung sino daw yung driver. Eh, nalagpas namin kanina dun sa school nila. Dito sa Kamba. Yan. Hindi niya, hindi ko rin kasi alam na mayroon pala ang anak sa Tito Rolly na nag-aaral dun. Pero kung alam ko lang, dihinin to ang po. Shoutout sa kanya. Wala akong shoutout. Wala po. Hindi ko rin sa lalang shoutout. Wala po. Hindi. Mahihain. Yeah, panoorin nyo na lang yung vlog natin. Man tayo ngayon sa bukid. Tapos ano eh, mayroong bukid si Tito Rolly. So pupuntahan natin sila kasi mag-aani na rin siya. Papaani na siya sa mga susunod na araw. So alam ko dito din yung bukid nila Kadigma eh, JSLT. So, tingnan ko kung dito rin sila. Kasi tanda-tanda ako dito kami naglalakad dun eh. Okay naman siguro dun yung Navara. Kaya lakad na lang muna tayo dito. So ganyan nga po pala mga kalalamab. Mega love shoutout. Yan, shoutout po sa aming Mami Miles. Yan. Thank you po Mami sa munting nga sa hindi munti para sa aming pasalubong na yun. So maraming salamat po Mami Miles tsaka Dads. Sa at kay Dads yan, maraming salamat po sa pasalubong po ninyo sa amin. So thank you so much. More blessings and God bless and good health po lagi. Ayan. So dito tayo ngayon sa bukid. Uy. Ano yun? Ibon? So dito tayo sa aanihin na bukid ni Tito Rolly.
tubig dito. Saya sila gumawa. Ayun, sila sa may gawin dulo pa pala doon, layo pa pala. Pwede na anihin to. So ayan, ikaw yung natatanong po ninyo yan, yan yung bukid ni Tito Rolly na anihin. Yan. Malayo man ang kabukiran dito pero sulit naman sa pag-ani. Gaya po niya na. Puro pala yan yung mga matatanaw po ninyo dito. Puro o palay ang kanilang mga tinatanim. Yan. Pero dun sa bungad mga kalalambog, bago ako makarating dito sa may ano na to, sa lugar na to, puro naman mga mais na patoka. Patoka sa manok. Yung kanilang mga itinatanim. Tingnan natin kung may isda dito. Bali yung shades natin is polarized. So makikita natin kung may isda. Tingnan natin kung legit. Ito ako makikita isda. Malabo ang tubig. Nagkaroon ng budget, bibili rin tayo ng airgun para pagka ako maniniksay din tayo, makakasama tayo kay paring bisganero madiskarte paniniksay. Pabalik na sila, hindi na tayo maghintay sa sasakyan. Yan yung mga tatanong nyo na yun, mga kalalambog, bakas ng kanya ng harvester.